good morning Bukod. So yun nga, dito tayo sa Gurel Bukod Benguet. Ito, nakapag backup na ako, nakapagtali na ng mga gamit. So ngayon ay 6:30, gear up na lang. Tapos may gasolinahan dito, doon sa hotel na kinuluyan ko. Meron din gasolinahan sa katabi, ayan. So magpapagas lang ako dyan. Tapos biyahe na tayo, heading Kabayan, doon ang papunta ng Kabayan. Yung diretso na yun, yun yung papunta ng Aritaw, pakaliwa, yung papunta ng Kabayan, highest point, Tinok. Yan. Okay, tara, gear up, siguro in 15 minutes makaalis na ako. Okay, ride safe, ride safe. Alright, magandang umaga, magandang umaga. Ayun, nakapag-take off na tayo. Ngayon ay 7 AM. Medyo delay na naman tayo ng isang oras dun sa plan take off natin. Ang plano is alas 6. Notable yung ano, ganda ng liwanag ng araw, may mga ulap, bundok, tara. Ayun, marami naman ang nakakaalam ng kalsada na to. Ito yung kanto ng Gurel Bukod. Diyan nga ako natulog. Tapos ito yung papunta ng Mangkulag. Pag dinire-diretso yan, papunta ng Kabayan. Tapos pag dinire-diretso, papunta ng Bugyas. Tayo ay kakanan, papunta ng Tinok, para magdaanan natin yung highest point. Alright, sige, tuloy-tuloy. Enjoy natin ang malamig na umaga. Mas mabilis ang pacing ngayon dahil umaga na, maganda ang visibility, walang traffic dito, of course. Biyahe natin kahapon, kumain tayo na around 14 hours yata na travel time, riding time, I mean, kasama na doon ang mga pahinga. Ngayon, ang target ko makarating ng Tabuk with an approximate riding time na 14 hours. So, kung nag-check up tayo ng alas 7, hopefully makarating tayo ng alas 9 or at least earlier, para hindi naman gabing-gabi pagdating sa Tabuk. Okay, let's go, let's go. Biyahe tayo. Kabayan na tayo, 7:30 AM. Medyo malayo-layo pang biyahe natin. So, tuloy-tuloy lang. Kaya ni Tyke yan. Tsaga-tsagain natin. Let's go. Kabayan na tayo. Time check 8:15 AM. So approximately mga 1 hour and 10 minutes din natin kinuha from Bukod hanggang dito sa Kabayan. Ito yung Pine Lodge, yan dapat dyan tayo matutulog. Yan,
Kaya lang, ayun, buti hindi na nag-push, mukhang sarado ah. Ayun o, oh. Sarado na. Alright, time check, 9:30 AM. Nakarating na tayo dito sa new highest point of the Philippine Highway System dito sa boundary ng Benguet at Ifugao. Ayan. Ito na ngayon yung new highest point. Ano ba yung elevation na ito ngayon? Elevation niya sabi ay ayun, above sea level. Saka ako na basahin yan, hindi ko mabasa. Ayan. Okay, kuha lang tayo ng mga ilang video shots, pictures. Tapos, biyahin na ulit tayo. Pagas lang tayo dyan, pagbaba sa may tinok. Tapos, dire-diretso tayo. Hopefully, ang karating tayo ng Tabuk. Medyo malayo-layo pa. Pero, hopefully. Okay? Shout out kay Airpat Red Bull. Naalala nyo pa tong part na to? Nung inahon natin to, rough road pa to. Dito ako nagtulak ng motor start ko. Ang ganda oh. Ganda na ngayon, sementado. Kasi ang ganda ng mga view nung kabundukan, no? Unlimited na kabundukan ng Cordillera. Wow. Highway na talaga siya. Parang Halsema Highway na rin. Ito yung Tinok Kiangan Road. So generally sementado na, maganda na yung pagkakasemento. Ang mga rough road na lang, yung mga landslide area, landslide portion, maiksi lang naman siguro, mga kadalasan 20-30 meters yung pinag-landslide lang talaga. Halos lahat sementado na, walang problema. Alright, sige, tuloy-tuloy tayo. Nagpahinga lang akong konti, masakit makakapipiga yung kamay ko. Okay, sige, sige. Tara, water break din. Tapos, diretso ulit tayo. Okay? Okay?
Imbuliklik Rock Formation dito sa Kiangan, Ifugao. At makakakyat daw dun sa taas, ito yun na natin. So ayun, dito tayo sa isang natural rock formation, pero very huge rock talaga, ang laki. So akyat tayo dun. Pinapayagan ang umakyat, dati hindi eh. So may entrance fee na 20 pesos. Punta tayo dun sa taas. Hindi pa nakontenta talaga, ano, nagpakapagod pa, ano? Tingnan natin. Parang haba. Tama ba tong desisyon ko? Nagmamadali nga tayo for today eh. Kasi nakyat mo pa eh. Sige, tara. Pero mo, itong mga taga-Ifugao. Ang araw-araw na pamumuhay nila. Puro kabundukan. Yung bangin, kinukultivate nila para maging farming lots. Pero ako, konting akit-akit lang, hiningal. Approaching Kiangan Shrine tayo. Hindi na natin dadaanan actually. Ilang beses na rin naman tayo nakadaan dyan, nakapasok kayo at napagpapicture na rin. So ang mga silipin natin, yung mga hindi pa natin napuntahan, napasok sa tulad yun, yung bulik-lik rock na yun, hindi pa ako nakakyat sa taas, kaya sinamantala ko habang pwede. Time check, 12:45, banawi na tayo. Kaya lang tayo mag-list dito, nagugutom na ako. Tsaka magkape na rin, wala ang antok. Okay, hanap tayo ng pwedeng makainan dito. Tapos, gas up lang, then mayuyaw. Malayo pa ang tabok. Hindi ko sure kung aabot ako, launa na. Siguro at least paracelis man lang, kaya pa yan. Kung na-away din schedule pa, kung paracelis, at least paracelis makapag. Umabot tayo na makapag-overnight din. Okay, let's go. Banawe. Pike, first time sa Banawe. Ito, kalalampas lang natin ng Bangaan Rice Terraces. Tapos, approaching tayo ng Duklingan Snake River. Time check, 3 PM. Hindi pa ako nakarating ng Mayuyaw. Nasa 12 kilometers pa bago mag-Mayuyaw, 3 PM na. Medyo bumagal ang pacing ko dito sa segment na to, kasi first time ko dumaan dito. Ang dami ko nakikita ng magagandang view. Hindi matigilan na mag-picture. So ito, habang nagkikwento ako, panoorin niyo yung magagandang view.
Ito ang municipality ng Mayuyaw. Napakaganda rin. Ayan, kaliwat kanan, puro kabundukan. Ganda. Ayan. Tapos, sa requirement sa Cordillera Level 2, kailangan namin magpa-picture dito sa municipality ng Mayuyaw. So, ito yung municipality ng Mayuyaw. Ayan. Ayan. Okay, Cordillera Adventure Tour. Opya. Ayan. Okay. Ito ang Mayuyaw. Yan ang Mayuyaw Public Market. Yung municipalidad ng mga tindahan dito. Galing ng Mayuyaw papunta ng Alfonso Lista. Ito puro lutong. Park ng lutong. Yung pinaka-peak ng Aguinaldo, tas mga palusong ngayon. Ang naikakumpara ko dito yung ano, yung boundary ng Ifugao tsaka ng Mountain Province. Nandito na tayo sa Alfonso Lista. Ito lang para doon. 40 kilometers hanggang Paracelis. Pagpapalagay natin isang oras na biyahe, 6:30 tayo darating doon. So, yung 6:30 na yun, yun yung saktong kumakagat ang dilim. Pero nagtanong-tanong ako sa mga ano, doon sa mga gasoline boy, doon sa mga naglalaro ng basketball. Sabi nila saan ako papunta. Sabi ko papunta ako ng Tabuk. Kaya tinatanong ko kung good road condition naman. Sabi niya oo, maayos naman ang krasada hanggang Tabuk. What if yung security, sabi ko, okay ba yung security hanggang Tabuk kahit magbiyahe ako ng gabi? Tapos sabi niya, ano siguro sir, pasigurado na lang tayo. May mga hotel and inn naman dyan sa Paracelis. Sa Paracelis ka na lang magpaano, magpalipas ng gabi. Yun din naman yung initial plan ko. Sa Paracelis na magpalipas ng gabi kasi lumulubog na yung araw. Kaya titirahin ko hanggang Tabuk. Baka mga alas 8 ko darating doon. Yun nga, sa pasigurado na tayo, higa nga. Masa, tara. Ride safe, ride safe. Diretso tayo ng ano? Diretso tayo ng Paracelis. Picture doon, tapos magkaroon tayo ng matutuluyan. Okay, let's go! Dito sa area na to, dito talaga yung
namin. Naiiwan sa utak ko na itsura niya. Ulubundukin na maisan. Tapos pag tinignan mo siya sa malayo na makikita mo yung kabuuan ng ulubundukin. Ang ganda tignan. Ride tayo para sa Celis to Tabuk. Maaga pa naman, alas 7 pa lang, balis ako ng Tabuk. Ay, Tabuk, para sa Celis, alas 7. So, medyo mabagal ang pace kasi madilim. So, expected ko mga 8:30 nasa Tabuk ako. Maaga pa, kaya lang talagang dahil probinsya ito, talagang puro madiliman. Plus, yun, medyo kung mapapansin nyo yung paliwat kanan puro ano, puro maisan talaga. Sige, sige, saglit na lang naman to, mga isang kalahating oras na lang yan. Natatanaw-tanaw ko na doon sa ano, sa malayo yung maraming ilaw ng ano, ng Tabuk. Sa mapa natin around 21 kilometers na lang, tapos 5 kilometers yung boundary ng Mountain Province and Kalinga. So tara, tuloy-tuloy tayo. Sa ano, sa malayo, I guess Tabuk na yan. Tapos nakalampas na tayo ng boundary ng Mountain Province tsaka Kalinga. Nalobot na yung kami, hindi na kuha yung ano kanina yung pagpasok natin. So ito, ano na to, sakop na ng Kalinga ito. Nakalampas na tayo ng Mountain Province. Likely puro pababa na to kasi yung Tabuk, masa mas mababang lugar yun eh.